isang magandang good morning sa inyong lahat. Ngayon ako'y magluluto ng ginataang gulay na kalabasa at saka okra. Siyempre nagpagata na ako. Kasama yung balat kasi bata pa naman yung kalabasa. Kaya yan, kasama yung balat. Balat. Hiwain ko lang muna sila para mamaya mabilis na lang sa maluto. Nalinis ko na rin yung hugasan na. Ay! Well, para sa panugtuan or tanghalian or adlawoy. Yan yung panggisa. Bawang. Okay, lagyan ng oil. Lagyan na naman ng bawang. Konting brown. Lagay yung sibuyas pag brown na siya. Ibitik lang talaga, pero kaya naman. Sunod yung kalabasa. Ingat. Isa-isa, pagkatapos lagyan ng patis. Isa sa lahat yung sandok ng patis. Bango! Siyempre, pag nag-isa-isa na, ilalagay na yung off. Tapos isa-isa ulit. Tapos susunod nun yung pangalawang sila. Always yan, pag nagagata kayo, gulay, unang nilalagay yung pangalawang sila. Yung pangalawang sila. Pero sa Borongan, yung kapatid ko, magluluto ng ganito, lalagyan niya lang niya ng toyo. Tapos yun na yun. Ayusin lang para hindi madulok yung nasa ilalim. Tapos takpan. Tapos lagyan ng takip. O diba? Ngayon, idadagdag yung ang gata. Konti na lang yun. Konting halo. Yan na. Lutong-luto na yung gulay. Lagyan ang pampasarap lalo. Ang bechin ng Ajinomoto. Konting halo. Di ba? Tapos, alis na. Luto na. Okay. Sakto na to. Luto na, okay na rin yung kanin kaya. Wow! Sarap. Huwag kayo mag-alala sa balat kasi malambot. Sarap nito. Napakasimple lang ng ginawa ko. Nakita nyo naman kung gaano kasimple. Kaya, ini-encourage ko kayo, magluto kayo paminsan-minsan ng gulay na may gata. Yan. Sigurado ako pati yung mga chikiting mag-i-enjoy dito. Siyempre, ako ay magpapasalamat sa inyong pagsama sa akin sa pagkain sa kung saan saan at dito sa bahay kung saan saan dito sa Arayat and beyond. Bye bye.